So guys, nandito kami ngayon sa Heart of, para siyang Book of din, pero second hand store din siya. Marami ring mabibili sa loob, iba't ibang klase. So tara, explore natin. Let's go. Nasaan na yung my birthday? Nakita na? Nakita tayo? Ayan. Ayan na po yung my birthday. Ayan. Happy birthday! Okay. Ang ganito ba kasi bawal mag-party ganito. Pwede naman party ba silang huwag matagal pa. Ano kasi yung birthday mo yan? Ilan taong ka na? 5-5. Nako, tayarin sa ending yan. 5-5. Hello, Tomodachi! Welcome to another vlog. If this is your first time here, welcome, and I hope you subscribe to my channel so you can stay updated with my future travel vlogs. Nandito kami sa Stamina Taro sa Saitama upang i-celebrate ang birthday ng aking beautiful mother. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit kami nag-decide bumalik sa Japan para ipagdiwang ang kanyang kaarawan at mag-family bonding. Ito rin ang dahilan kung bakit namin gustong bumalik dito para makasama sila at maglaan ng panahon para mag-travel kasama sila. Ang restaurant na ito ay madaming food options, lalo na ang dessert section nila. Madami din silang iba't ibang cuts ng meat, kaya pwede mo silang itry at hindi ka masyadong mauumay. Ang pinakagusto ko dito ay ano pa ba, kundi karage. Hindi talaga ako nagsasawa dito guys. I recommend you try this, one of the best fried food ng Japan. Try tayo guys. Edamura. Edamame? Edamura? Loko lang, joke lang. Ano yung context ng joke na yun? Ano yung parang lang to sa anime, Edamura. Pero sa kanya, Edamame. Sino yun si Edamame? Sino ba yung makamutang na stress namin? Boku wa Loran. Edamura Makoto. Edamame? Edamame de ne! Edamura da! Aside sa ulam, they have soups, veggies, and drinks. Sulit dito at hindi din ganun kamahalan. Kung ayaw nyo ng meat or mag-rice, then pwede kayong mag-ramen or udon dito. Kayo mismo magluluto dun at don't worry, may instruction sila on how to cook it properly, kaya di kayo mahihirapan. Isa pa sa mga gusto ko dito sa Japan ay unlimited drinks offered mostly sa mga restaurants. Gaya nito at madami silang options kaya pwede mo lahat itry. At meron din silang sushi guys. Sulit dito kaya if you're visiting Tokyo, you can dine in sa restaurant na to. They have different branches kaya you can Google to check if meron malapit sa area kung saan kayo magstay. For today's itinerary, of course, kasama ang pag-celebrate ng birthday ni Mama,
Then pupunta kami sa Book Off para maghanap at mag-shopping for action figure. I will show you kung saan branch kami ng Book Off namili at anong mga napamili namin on my next vlog. Marami sa inyo ang nanonood but hindi pa nakasubscribe. Malaking tulong sa pag-grow ng channel ko if magsusubscribe kayo, and you will also be updated sa mga upcoming vlogs ko. Thank you guys! Aftermath. 1, 2, 3. Grabe, so Viking ako eh, isang Viking. So let guys, 200, magkano? 2,000 yen? 2,000 yen each. Unlimited na. Parang ano, kumain ng Viking sa Pilipinas. So guys, nandito kami ngayon sa Hard Off, para siyang Book Off din, pero second hand store din siya, marami ring mabibili sa loob, iba't ibang klase. So tara, explore natin. Nandito kami ngayon sa Hard Off sa Saitama pa din. Me and Fres buying and collecting anime figures, kaya madalas talaga kami magpunta sa mga shop gaya nito. This is our first time going inside Hard Off, but we've been to Book Off before. Hard Off nga pala ay second-hand store. You can buy at pwede din kayo mag-sell ng mga used items if you are living in Japan. Malinis guys ang mga gamit dito at 12-pack, kaya sulit bumili at higit sa lahat, mura pa. Aside from figures, they also have clothes, shoes, sports gear, kitchen items, and various other things. If you're going to Book Off, they sell used books, figures, and second-hand games for PSP, Xbox, and other items as well. Meron din silang mga appliances at siguradong maayos to guys. So if you're living in Japan or planning to live here in Japan and you need the cheaper option for appliance, then pwede kayo mag-shop dito. Thank you.
nakakita si Freya ng mga small and cute items na pwede din pang pasalubong for family and friends. Nag-e-enjoy kami palagi pagpunta sa ganitong type ng store. Para kaming mga treasure hunters. At ito na guys, ang action figure aisle nila. Di kami nakabili dito since they have limited options and wala din yung mga gusto naming character. Kaya we decided na wag muna bumili since we are going to book off next na halos katabi lang din ng store na to. And nandito na kami ngayon sa Book Off. Kung gusto nyo makabili guys ng anime figures on a much affordable price, then recommended ko ang Book Off. However, if you are really into collection at may budget naman, then you can visit Akihabara or Nakano Broadway. Maraming selection at different price range depends sa budget nyo. You can check our My Akiva blog and I will link it here. Mura mga figure, 500 yun o. Sa tablet, ay! Otsaka, pero ang kano po? 26, hindi man si Otsaka. Ay, Otsaka na 700. Cutie, Otsaka. Kailas yun. Uy, Erza. Erza. Mura nga dito, babe. Ang difference ng Super Bazaar, super laki niya. I personally collect items na afford namin at di nakakabutas ng bulsa. Like I mentioned, sa Akiba vlog ko, manage your expectations sa quality ng mga figures. Mas mahal syempre, mas maganda. But kami, we opted to purchase ng okay ang presyo kasi at the end of the day, masaya pa din kami sa mga na pinamili namin. Ah, cutie! Kawaii! Kano to? 770 yan.
Maraming My Hero Academia figures ang store na to, kaya I'm super happy na nagpunta kami dito. At ang presyo ay pasok sa budget. Aside sa figures, they have second-hand manga, novels, games at kung ano-ano pa. You will surely enjoy if you are into collecting figures, reading manga, or a gamer. As you can see here, may mga figures na naka-box at naka-plastic, so those figures that comes with a box ay mas mahal ng konti compared sa naka-plastic. Pero kahit na naka-plastic packaging is okay na okay ang quality at walang damage ang mga figures dito. You can also buy stuffed toys, pins, folders with anime print, at kung ano-ano pang anime merch. Medyo need mo lang ng patience maghanap sa mga treasures dito. Lahat ng book din nila is in a great condition. However, if you are looking to buy manga in English version, wala sila dito, but you can find one sa mga bookstore sa Shibuya. I will be posting another vlog for Book Off Super Bazaar, so watch out for that, guys. Doon din ako nakapamili ng mga figures na hinahanap ko. Three hours later. Hanggang sa Japan, bake pa din. Ayan guys, kita nyo na nagbe-bake si Freya. Siya ang baker ng family namin at itong ginagawa niya is strawberry shortcake. Ito ang cake na madalas binibili or binibake din ng mga Japanese for celebrating birthday or any other special occasions. First time din ni Freya ipag-bake si Mama, kaya extra special talaga ang araw na ito. Masarap din guys ang strawberry dito sa Japan, so you should try it pag andito kayo, lalo na pag in-season. Okay, yung Freya, Happy birthday to you. Napakasaya ng araw na to, and we are happy na nandito kami sa Japan to celebrate Mama's birthday. So there you have it guys, hope you enjoyed this vlog. Please like and subscribe to see more of my future uploads. Mata ne!